Hello guys, good morning sa inyo mga ka-action, mga ka-campaign, no? Ayan, muli naman tayo nagbabalik sa ating programang The Action Mana sa ating YouTube channel. Ayan, big love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Okay. So ito ho mga ka-action, mga ka-campaign, no? May gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito yung sinasabi ko na habang si Sara Duterte or si Vice President Sara Duterte ay pasadsad na pasadsad, samantala naman ito si Attorney Lenny Robredo ay lalong lumalakas o nagpapalakas. Di ba? O paano ko nga ba nasabi na habang pasadsad na pasadsad si Vice President Sara Duterte, eh, ito naman si Attorney Lenny Robredo is palakas ng palakas ho. Di ba? Napakaganda ho ito mga ka-action, mga ka-camping. Ito yung sinasabi nga natin na ang isang leader hindi lang dapat kumbaga halimbawa, paano mo ba masabi na mahal mo ang bayan kung hindi ka naman nakikita o nagpapakita ng effort, di ba? Pero alam naman po natin si Attorney Lenny Robredo is masasabi ko na palakas ng palakas si Attorney Lenny Robredo. Okay? Kagaya po nito mga ka-action, mga ka-campaign. Bago po tayo basahin po muna natin itong post na ito. Okay? Ayan. Mag-a-attach po sa screen para makita nyo po. No? Kasi alam naman po natin, sunod-sunod ang bagyo na dumaan dito sa atin sa Pilipinas. Okay? Basahin po natin to. Isa sa mga unang nagpadala ng tulong sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Catanduanes pagkatapos manalanta ang PP2PH ay ang angat buhay sa pangunguna ni dating Vice Presidente Attorney Lenny Robredo at ang kanilang mga volunteers. Maraming salamat sa agarang tulong, angat buhay. Go Joseph Boboy Chua. Yun po mga ka-action, mga ka-campaign. Ayan, nagpasalamat po ang isang gobernador, no? Dito kay Attorney Lenny Robredo sa lugar ng Catanduanes, ho, mga ka-action, mga ka-campaign. So, alam naman po natin na ang Catanduanes at Naga City, correct me if I'm wrong, ito sa pagkakaalam ko lang, bukod po yan. Bukod po yan. Kumbaga, independent city po ito ang Naga. Kumbaga, ang Naga hindi bumubuto sa Catanduanes. No? Yun po yung pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Okay? Kung isipin natin, tulad ng mga sinasabi ng ating mga kababayan na mga uto-uto, no? Sabi nila, ang angat buhay is, kumbaga, may pinipili. Wala pong pinipili ang angat buhay ni Attorney Lenny Robredo. Kitang-kita ho natin sa mga balita na kung saan nanalasa ang mga bagyo na dumaan, is nandun din ang programa ni Attorney Lenny Robredo para i-monitor at bigyan ng mga hot meals at mga relief goods. Diba? So, alam naman po natin na bukod sa pagbibigay ng mga ayuda o tulong ni Attorney Lenny Robredo ay kung kaya niyang gawin na pumunta sa mga nasalanta ng kalamidad kahit hindi sa Naga ay ginagawa niya po. Katulad po sa Catanduanes, binisita niya din po ang Catanduanes. Tiningnan ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Pipito. Wala pa man ang bagyo, nandun na ho si Attorney Lenny Robredo. Okay? Kaya masasabi ko ho talaga na ito si Attorney Lenny Robredo is palakas na palakas po. Di ba? Lumalakas po ang paghanga ng taong bayan sa kanya. Kasi bukod sa tulong na binibigay ng kanyang programa, is nandun ang kanyang presensya. Di ba? Samantala si Vice President Sara Duterte
although na nagpapadala po ang kanyang OBP ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad, pero hindi ho natin nakita ang kanyang presensya upang bisitahin ang ating mga kababayan sa mga evacuate center na kung saan doon sila muna manirahan habang hindi pa sila makakabalik. Napaka-importante sa isang leader na ipakita mo ang pagmamahal mo sa mga nasasakupan mo, hindi lang ang tulong mo, pati na ang presensya mo. Kasi yan ang isa sa pinakamagandang i-appreciate ng ating mga kababayan na nasalanta ng kalamidad, na maramdaman nila na may isang pangalawang ina ng ating bansa na nandyan, hindi lang ang tulong niya, kung hindi pati ang presensya niya. Kaya sabi ko nga, alam naman po natin na si Vice Presidente Sara Duterte ay pasadsad na pasadsad na ang kanyang mga ratings. Diba? Oh. Sipin nyo ha, itong programa ni Atty. Lenny Robredo ay hindi lang po ito para sa kanyang mga kababayan. Nationwide po ang natulungan ng programa ni Atty. Lenny Robredo. Diba? Kaya sa mga nag-iisip ho dyan, bahala na po kayo mag-isip. Ma-stress na lang ho kayo. Diba? Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, sabi ko nga sa inyo, pag tumakbo ito si Atty. Lenny Robredo sa 2028, yan talaga ang pinakamalupit na makakalaban ng kanyang magiging makatunggali sa 2028 elections. Diba? Oh. Kaya, nakitaan na natin ng pagmamahal sa bayan si Atty. Lenny Robredo. Nung siya ay vice presidente, pinakita niya ang pagmamahal sa bayan. Nagtrabaho siya ng tapat, nakapagpagawa ng mga proyekto, ng mga programa niya, at nakinabang ang maraming Pilipino. Ngayon na nasa private sector siya, pinakita niya pa rin ang husay niya pagdating sa mga kalamidad, ang mga kanyang inisiyatibo, na matindi ho siya mag-isip sa mga inisiyatibo niyang pag-iisip. Kaya masabi ho natin na talagang si Atty. Lenny Robredo, hindi ho siya plastic. Siya po ay totoong may malasakit sa pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Diba? Kaya sa mga inggit-pikit dyan, hindi ko alam kung paano nyo maiahon o maiangat pa ang pangalan ng inyong iniidolo. Diba? O, kaya, yan lang po mga ka-action, mga ka-camping nog, yung share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Reaction Man. Have a good day, everyone.